guys, welcome back to my channel. Kahapon po tayo po ay nakapag-reply sa mga bossing nating manonood. Ang mga tanong po nila sa atin, pero nasagot ko na sila kahapon. Ang mga tanong po nila sa atin ay about naman po sa video daw po at mag-share daw po ako kung ano daw po ang mga pampaswerte about naman po sa negosyo ng mga babuyan, sa halaman, sa karinderya. Ito po, ang pinakamabisang pampaswerte para kayo po ay ulanin, siksik, liglig at umaapaw na biyaya ang inyo po makamtan sa inyo pong negosyo. Ang video ng ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never ay merong negosyo ng karinderya, sari-sari store, ganun din po ang babuyan, ganun din po yung gulayan. Kasi yan po yung mga bossing nating manonood, yan po ang kanilang mga negosyo. At pagkatapos po, kung meron po kayong yung tracking, yung po mga gulay na inirarasyon po kung saan-saan lugar. Ito po ay ilan sa mga pinakamabisa na pampaswerte pagdating po sa mga ganyang mga negosyo, ha? Yun po, ano po yung mga negosyo nating nabanggit? Ito po ay mga sakop po nito yung ganitong ritual, ha. Ito po yung sari-sari store, karinderya, babuyan, yung tracking. Ganon din po yung halimbawa ikaw ay nagbebenta sa mga Facebook. Ayan, yung mga ganon po, pwede rin po ito. Pwede rin po ito sa mga halimbawa meron ka mga paninda mga candies, yung tipong para lumaki ang mga benta, yung mga ano po, yung mga matamisin, kagaya po ng paninda ko dati na yun nga po yung coated pulburon, yun po dinidip ko siya sa chocolate. Ayan, yun po ay isa rin sa mga pinakamagandang ritual para po marami umorder sa atin. Yun nga po, kagaya na lagi ko po sinasabi sa inyo, nagkaroon po ako ng mga pulburon, pastillas na inaalo ko sa mga school. At ganun din, meron din ako inalukan na isang malaki po siya na talagang hindi ko inaasahan na kukuha po sa akin. Kaya lang hindi ko nakayanan ng demand sa dami po ng order. Halimbawa, ako po ay wala ng tulog. Talagang patayan po ang pag-ano po talaga na makapag-deliver ka lamang kaagad-agad sa kanila kung ano pong order nila. Kaya lamang, ay wala nga po akong tulog. Maya-maya, pagkakaalis lamang po namin, ay order po muli. Ay hindi ko na nakayanan. Pero ito po ang mga pinakamabisa na mga pinaggagawa ko para po maraming umorder sa akin. Kaya lamang, ay sisiguraduhin nyo na dito na kayo po ay kakayanin nyo ang demand ng mga umuorder sa inyo dahil talagang kayo ay uulanin. Siksikliglig at umaapaw na napakaraming magsusunod-sunod na biyaya ang darating po sa inyo. Kaya humanda po kayo, kailangan nyo ng mga tauhan. Mag-isip-isip na kayo kung sino mga kukunin yung tauhan dahil ako po ay, kumbaga, ako'y na-pressure. Dahil sa mga ginawa ko, mga ritual, para po dumami ang customer ko, ako naman ang sumuko sa dami. Ayan, kaya kailangan, kapag ginawa nyo po ito, ay ihanda nyo na sarili nyo dahil kayo po ay talagang magiging super busy. Tututukan nyo ng gusto ang inyong negosyo at talaga namang dadami ang inyong mga customer. Kaya kailangan na maging handa po kayo. Dahil ito po ay talagang magtatawag ng mga customer po sa inyo at kayo ay kumbaga ay gabi-gabi magbibilang ng pera. Kaya lamang, nakakapagod din ang mga ganyan, ha? Kapag po ano, kaya huwag nyo pong pababayaan ang sarili nyo once na kayo ay mag-grow sa inyong negosyo. O ano na mga kailangan po natin. Ang pagganap po ng mga ritual ay Tuesday or Friday para po mas mabilis ang talab. Lahat po yan, kahit ultimo mga albularyo, talagang gustong-gusto po ang Tuesday or Friday kasi yan po ay mas effective. Kumbaga, mas maraming spirit siya na makakatulong sa kanya or kaya po maraming mga basta yan po ay mas effective. Kasi ang Tuesday or Friday, pinaniniwalaan po yan na mas makapangyarihan na araw pagdating po lalo-lalo na sa mga ritual. Kaya Tuesday or Friday, the best po yan. Ngayon po, humarap po tayo sa may silangan. Kasi tayo po ay gusto natin ng positive. Kumbaga,
palawakin ang ating isipan at tayo ay makatanggap ng biyaya mula sa may kapal, mula po sa araw. Ayan, kasi ang araw po, lalo na po yung pasikat, tapos napakaganda. Ay, Diyos ko po, paggising ko sa umaga, lagi ko nga po naiisip, inaasahan ko, siguro sana naman eh, lahat ng mga bossing nating manonood ay humihiling, pinapapasok ang swerte sa kanilang bahay. Yon, kaya minsan tayo sa community, kung kayo po ay nakapag-ano na, lalo't napakaganda na sikat ng araw, yan po ay magbibigay sa atin ng swerte. Kung kayo po ay nakakaranas ng mga paghihirap sa buhay, yung sobra-sobra, lalo-lalo na nadidepress kayo, humarap po kayo sa may silangan, sabihin nyo po doon na isama na ang buhay ninyo sa pagsikat ng araw. Tapos para may itinatapong kayong ganyan, may itinatapong kayo, tapos o kaya may karamdaman po kayo, sabihin nyo eh, isama na ang inyong karamdaman, ayaw nyo na ng karamdaman, itinatapong nyo na sa malayong malayo. Ganun po yon, at ganun din ang inyong buhay, sabihin nyo isama na sa pagsikat ng araw. Ganun po lagi, tuwing umaga, ganun po inyong gawin, yan po ay makakatulong sa inyo para po kayo ay mabago ang inyong pamumuhay, nakagaya po na nangyari nga po sa atin. At pagkatapos po niya, eto na, kumuha po kayo ng isang kaldero na silver na may taklob. At pagkatapos po, kumuha kayo ng 7 coins, yung piso. Yon, tapos po, magdiktik po kayo ng daon ng laurel. Or kaya po, pwede rin ang hindi nyo dikdikin, pero sa ritual pong ito ay mainam po ay may durog, meron pong pino, yung parang pinulbos na. Mainam po, mix po yon. At pagkatapos po yan, ay 7 lamang po na ano ha, na piso. Pagkatapos yun nga po yung daon ng laurel, cinnamon powder. At mainam pa po ay meron pong as is. Alam nyo ba po yung as is? Ang mga millennial ngayon ay hindi na alam ang as is. Ang as is po yan po ay dahon. Yan po eh sa probinsya, yan po ay pinang-aano namin ng kaldero, pinang-as is. Hindi na po kami nabili pa ng mga as is pangliha sa hardware. Doon lamang po sa tabi-tabi namin ay nakakuha po kami ng mga ganyan. Kung kayo po ay nasa probinsya, ay napakatuloy nyo po makakahanap ng ganyan. Kung kayo naman po ay nasa Maynila, meron din po, tingin-tingin po kayo sa paligid kasi alam nyo po yung as is, wala pong pinipili yung lugar. Kahit nga po sa Bangbang, ay meron po nyan. At yan po ay namumunga ng kulay pula kapag po hinog na. Meron po, yan po ay berde kapag kahilaw at kapag ano, pero hindi nakakain ang ano po ng pag ang bunga noon. Yan. Maglagay rin po kayo ng as is. Ang magandang as is na ilagay nyo ay isa or kaya bilang na isa or kaya 7, alin man po doon. Yun lamang ang ating gagawin. At pagkatapos po niyan ay harap po tayo sa may silangan. At pagkatapos po, kada umaga, isi-shake po natin yan. Sabihin nyo po eh, pagkalooban mo ko ng maraming benta. Siksik, liglig at umaapaw ang biyaya mo sa aking ihahatid. Ganon. O diba, dapat may taklob po yung inyong kaldero ha. Sabihin nyo, siksik, liglig at ano, maraming biyayan. Maraming akong benta. Maraming milyones ang aking magiging pera araw-araw. Ganon. Siyempre, lulubos-lubusin nyo na kasi siyempre, kahilingan lang mga panamin yan eh. Malay nyo, diba? Pero ang expectation nyo, hindi naman ganon. Kumbaga eh, kayo po eh, hihiling ng labis, pero huwag kayo mag-expect ng sobra. Kasi nga po, kapag nag-expect kayo ng sobra-sobra at ang binigay po sa inyo ay kaunti lamang, baka po hindi nyo ipagpasalamat ito. Kaya kailangan po eh, kay maliit, kay malaki na biyaya ay pagkaloob po sa inyo, ay kailangan eh, pagpapasalamat nyo po ito. Kaya po, kung kayo po eh, hihiling, lalabis-labisan nyo na. Sabihin nyo po, magkakaroon ako ng milyones. Aalugin nyo po siya ng gusto. Parang kayo po ay nag-iingay, ha? Tapos eh, parang, kasi po, yun po yung parang ginigising nyo, yung swerte ay lumapit sa inyo. Yun po ang pantawag. Sabihin nyo po eh, milyones ang magiging benta ko araw-araw. Ako eh, uulanin na maraming benta at maraming biyaya araw-araw. Ganun po, talagang isi-shake nyo po siya ng gusto. Hayaan nyo po kayo ay mag-ingay kasi yun po ay para pumasok ang swerte. Mapansin kayo ng swerte, pasukan po kayo ng swerte. Yan po ay ginawa ko nun nga po ako po ay nagko-coated pulburon. Yung idinidip ko yung pulburon sa chocolate. Kung alam nyo po yan, malaki din ang kitaan po sa ganyan. Tapos mag-ano po kayo sa mga school. Kahit sabihin nyo, consignment, bukas naman ay o-order ka agad dyan, babayaran ka agad yun sa inyo. At wala pong natitira dyan, lalo na po sa mga public school. Nako, wala pong matitira. Talagang hapon pa lamang, or kaya tanghali, magte-text sa inyo yung
mismo may-ari ng kantin at o-order ulit po yan. Ganun po ang nangyari po sa amin. Tapos, ganun po sabi nga ng mister ko, wag mo nang i-shake yan. Di na nga natin makakayanan. Kaya, iyan po ay ilan sa mga pinakamabisa ng mga pampaswerte para ulanin kayo ng mga customer. Ganun din po sa mga karinderya. Kinakailangan ninyo po ng maraming tao kasi nga po, possible kayo po ay dudumugin at baka hindi nyo makaya. Basta ingat po kayo kasi ngayon po ay magpapasko, may ber na. Siyempre, laganap na dyan ang mga, alam nyo na, lalot kayo po ay alam na dinumog o anuman. Kaya kailangan ay marami po kayong mga tauhan dyan na baka kayo po ay ma-hold up o gano'n, anuman ang mga mangyari. Alam nyo na, yung mga pangit na nangyayari, lalo na po malapit na ang magpapasko. Nako, napakauso po yung mga hold-upan, yung mga ganyan. Kaya kayo ay mag-iingat. Ngayon, para kayo naman ay may protection. Halimbawa, kahit saan kayo magpunta. Kasi nga, siksikliglig at umaapaw na biyaya na ang inyong matatanggap at kayo po eh hindi na mapakali sa kakabilang sa sobrang dami, di ba? Syempre ganun po yan eh, kapag ka, ano, kumbaga sobrang magiging busy at talaga namang ikaw uulanin ng biyaya sa dami magiging customer. Yan po kasi eh pantawag ng customer at sa pang-pinansyal. At pagkatapos mo yan, para po kayo ay laging safe, kagaya ng tinuturo ko po sa inyo. Kumuha po kayo ng asin, tapos po, ito po, yung kagaya ng lagi ko tinuturo po sa inyo, kasi ito po ay protection po natin. Asin, pero kahit hindi naman po ito, asin at saka po dahon ng laurel. Ayan, nilipad ang ating dahon ng laurel. Yan po lamang dalawa kahit saan kayo magpunta, or kung gusto nyo, kung meron po kayong, ito, tusukan nyo po ng isang buo na bawang, or kung meron po kayong ganito, kung gusto nyo, ganito-ganito rin, ay mas maganda po yan. Pero kung wala po kayong ganito, crystal, at ganun din po itong isang mata ng nyog, ay di, eto nala ang bawang, at ganun din po itong asin. Para, nasa inyo po yan, pero lahat po yan ay pampaswerte. Talagang magdadala yan ng swerte sa ating buhay. Limpak-limpak na salapi ang ating matatamo na hindi natin inaasahan. Ayan. Yan po ang ilan sa mga pampaswerteng dala ng ating, lalo-lalo na sa mga nabanggit nating negosyo, yan po ay panghatak. Baka naman po, mataranta kayo, basta ingat-ingat lamang. Pero kung kayo po ay may mga ganitong proteksyon, ay talaga namang safe na safe po kayo at malayo kayo sa anumang kapahamakan. Sabayan nyo po ng ganito kasi nakakatakot po mga panahon ngayon. Lalo't nakita eh kayo eh ang dami nyong benta. Nako, mahirap po yung mga ganyan. Kaya kailangan eh, pag may asin kayo at down ng laurel, ay malayo kayo sa anumang mga kapahamakan. Yung mga ganong mga pagsubok ay hindi nyo mararanasan kasi po may gabay kayo. Yun po yun. Yun po ang ilan sa mga pinakamaganda na pampaswerte, lalo-lalo na sa mga negosyo nating nabanggit. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!